sa iisang bayan sinilangan mga islang biyaya sa pinagpala likha ng isang Diyos o bathala. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po yung lingkod Feni Codemus para sa ating kalinga sa OFWs. At syempre mga kakampi, tayo ngayon ay may panauhin. Pero si Ma'am Cora, hihintay lang natin na makapasok. No? So, with that, gusto natin tawagan ang ating guest today. Dahil alam ba ninyo, ang May 10 ay araw ng ating mga nanay. Okay? So, sino man po sa inyo ang may magulang, ay may mga ina, ayan, batiin po natin sila ng Happy Mother's Day this coming May 10. At siyempre, ang ating guest, isang butihin din na ina ng isa nating aktor, no? Diba? Nakilalang-kilala niyo, hindi si Bamboo. Hello, Ma'am Josie! Ayan. Ma'am Josie Painor, kamusta po? Ayan. Happy Mother's Day po. Ay, ma'am, nakamute ka. Nakamute siya, eh. Ma'am, nakamute ka po. Nakamute. Ma'am Josie. Ay, nakamute pala. Sorry po. Okay. Good morning po sa lahat. Good morning po sa mga viewers ng ating Kakampi Online. Yan. Mga followers dyan. At siyempre mga kakampi, ito na naman po tayo sa ating OFW, no? At siyempre ang ating makakasama rito, dahil kalinga sa OFW, ngayon ang kalinga naman natin ay para sa mga ina. Yan. Happy Mother's Day po sa lahat. At siyempre ang hinihintay natin, si Ma'am Corazon Alma De Leon, kausapin muna natin maigi itong si Miss Josie Painor. Miss Josie, kamusta ka na? Eto po, mabuti naman po, Ma'am Pe. Happy Mother's Day po sa lahat po, pinabati ko po. At lalo sa iyo, Ma'am. Mami po na talagang nagsusumikap sa kanilang mga anak. Yan. At siyempre, Ma'am Josie, dahil nasa iyo ang isang tinataglay ng isang, kaya kita nga kinausap, sabi ko, ay ito talaga namang mapagmahal sa anak to eh. Bilang solo parent, di ba? Solo mama. Sa yes, pagtataguyod. Ginagawa lang po natin bilang maging isang ina. Yan. At syempre, sino ba namang hindi talaga magmamahal sa anak? Pero kakaiba ka talaga eh, di ba? You care na care mo talaga ang si Bamboo. Nandiyan ba si Bamboo? Ah, opo. Nasa back, ano natin. Oo, papasok yan sa school. Pero, Ma'am Josie, ang tanong ko sa'yo, nung ikaw ba'y lumaki bilang, siyempre, bata ka pa kasing edad ka nila, ano, kayan din ba magmahal ang iyong ina? Mahal po kami ng nanay namin, pero hindi po kami yung napagtuunan ng pansin. Kasi, alam niyo po yung buhay nung araw, mm-mm, na talagang yung kakainin mo ng sa isa sa pananghalian o hapunan, talagang kailangan ikayod ng isang magulang po. Mm-hmm. So, ako po, ang nakamulatan ko po yung aalis na po yung nanay ko, mm-hmm, pupunta sa palengke, magtitinda na po siya na kung ano-anong racket na paninda sa palengke, mm-hmm, at uuwian na lang po kami sa gabi na. Ah, so, okay. Hindi po namin nakamulatan yung talagang inasikaso kami, inalalaya kami, bigyan ng towel na tulad po ng ginagawa ko sa anak ko, bigyan ko ng towel, bigyan ko ng damit pang ano, kain ako ng pagkain. Hindi na po namin naranasan yan noong araw po. Pero po yung talaga pong masasabi ko sa ngayon, yung mga bata napakasuswerte at talagang lahat po ng mga magulang tulad ng mga nakakasalamuha ko po sa ngayon na mga parents, naku, ganun din po kung ano po yung nasasabi ko sa loob ko, ganun din po yung mga hinaing nila. Naku, ang mga bata ngayon talagang hahainan mo lahat po. Yes, oh. Para bang sinasabi, ma'am, para bang sinasabi mo na
yung mga naramdaman mo ron na hindi masyadong maganda, hindi mo paparanas, ipararanas sa anak mo. Yes po, yun po yung talagang gusto kong iparanas sa anak ko ngayon. Oh, na talagang sisilbihan ko po siya ng sisilbihan hanggat kaya ko habang nandito ako sa tabi niya po. Mm-hmm. Alam mo, nanonood si Olivia Painor. Happy Mother's Day po. Ay, kapatid sister! Mo. Yan. Kung batiin. Yes, ma'am. Pasigin mo dati yung mga babatiin batiin mo. Batiin ko po muna na po yung sister ko po na yan. Napaka-bait po talaga. Talagang, para kung kay Bamboo po, eh, parang nanay na dinudulot sa akin lahat yan. Sister ko po na yan. Talagang lahat naman. Bubuhatin po na mabigat. Kukuhanin po niya. Siya po magbubuhat. Napaka-bait na sister po niya. Kaya, ayan, pinabati kita, sister. Salamat. Okay. Ma'am Olivia, good congratulations sa'yo. And happy Mother's Day din. Meron ba siyang anak din? Ah, meron po siyang dalawang anak. Mm, yun. Napakababait din po ng dalawa niyang anak. At talagang masunurin sa kanya. Pero ikaw, ma'am, kakaiba rin ang pag-aalaga mo, no? So, bilang solo parent ka, solo parent. Yes po. Hindi na po ni Bamboo na kasama yung tatay niya na pinalaki ko po. Hindi na po. Solo hindi mo lang talaga na nagpalaki kay Bamboo. Di ba? Yes po. So, gano'n naman. Pero di ba sabi nga natin, kapag mabait ka sa anak mo, mabait din ba ang anak mo sa'yo? Parang gano'n? Mabait po siya. Talaga pong sinusunod niya po ako. Talaga pong pag nararamdam, pag nagsalita na po ako ng parang alam niya magagalit na ako. Yung parang medyo madiin, no? Opo, nakasunod na po siya. Ramdam niya po yun na pagalit na ako, ganun. Yun. Pero, nung maliit siya, di ba, maliit pa lang siya, talagang ganyan ka na mag-alaga. Ay, opo, talaga pong nakaalalay at nakaalalay ako. Meron nga pong ano eh, kasi po, 18 siya, 17 ka 18 niya lang po noong May 4, no, nag-birthday po siya. Meron nga pong, minsan, meron, parang bagay po na parang yung hihingiin niya sa akin, bigla po akong tatayo kasi gusto kong idulot. Ngayon po, babatiin po ng nakakakita, hindi ko malam, mga sister ko, ganyan. Oh, laki-laki na niyan, ganyan po. O kaya po, sa phone po, pag may kausap na, ay, teka, yung anak ko may pinakukuha. O, kaya na ng anak mo yan, ganun po. Ang sa akin po, basta kaya okay mo lang. Pa. Basta kaya mo pa, di ba? Gusto ko po talagang iparam. Bakit daw po, ang laki na eh, sinisilbihan ko pa. Sa akin po, gusto ko po talagang iparamdam yung pagsisilbi ko sa kanya. Yun. Bilang mother niya. Tama. The best ka. Hashtag Josie Painor. The best ka daw, sabi ng kapatid mo. Oo. The best yan. Kaya nga gusto marami ko yan. Marami naman po dyan. Mga mami, ganyan din naman na alam ko meron din. Marami rin po dyan. Mahirap ba ang maging nanay at tatay ng iyong anak? Ako po, happy po ako na kahit ako lang yung nagpalaki, masaya po ako na naging tatay, naging nanay. Masaya po ako. Bakit ganun ka kasilbi? Ibig bang sabihin nito, dahil wala si tatay niya, ikaw lahat ang gustong mag-asikaso sa kanya? Ganun ba yun? Basta po, yun na nga, opo. Yan, oo nga. Yung totoo bilang yan. Tatay, ginagampanan ko na rin yun. Po yung ano. Tatay, nanay ng iyong anak, abay, masarap, maswerte naman. Alam mo, naingit nga, marami naingit daw kay Bamboo. Kasi si Bamboo, nag-iisa lang siya, tapos talagang grabe ang pag-asikaso mo eh. Di ba? Yung mga ganun. Pero saan mo kinukuha yung lakas na yun, ma'am? Basta po nakikita ko siya na parang merong ginagalawan, talagang masaya na po ako eh. Talagang, tapos po pag nalulungkot nga ako, ano, sa kanya ko lang po talaga, minsan nga po lahat ng post niya sa FB, siya ko lang po tinitingnan, nauubos na po yung maghapon ko sa kanya. Masaya na po ako noon. Yun, oo. Pero ano bang trabaho ni Miss Josie Painor? Nako po. Dami, ano di ba? Hindi ko nga po maano kung paano kung napalaki siya ng parakit-rakit lang. Pero ibinigay mo lahat, di ba? Opo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nakakaraos kami. Yan. Okay. Pero no, maganda naman ang ano mo eh, yung trabaho mo kahit papaano, di ba? Pero may pagkakataong ba na parang naiinis na si... Hindi, ito lang ha. Parang naiinis na si Bamboo dahil sobrang asikaso mo naman sa kanya. Pag po may mga kaharap,
parang ayaw niya po na binibaby ko siya. Ayaw niya po pupunasan ko siya ng pawis o ayaw niya po nang iaayos ko yung mga damit niya pag may, may isa tao po. Parang siguro po doon siya parang naiinis o ano. O kaya pag parang yung minsan po sa lesson, pag magle-lesson o workshop, parang ayaw niya po nang masyado kung uy, mag-lesson ka na, uy, mag-ano ka na, tara na, ganun. Ayaw niya po. Basta gusto niya yung pusa po na ano niya, yung siguro po, hinahanap din niya yung mood ng katawan niya, kaya ayaw niya po yung pus, ganun. Okay, tumawag. Okay, so, sabi niya, nanonood din sa atin si Tito Nel Talavera. At sabi nga niya, ay, Happy Tito Mother's Nel. Day. Yeah. Pwede rin pong mabati si Tito Nel. Sige po, lahat po mambatiin mo na. Nasa iyo pagkakataon. Tito Nel, thank you very much po sa coordinator doon sa ating bar. Thank you po. Ah, siya nga po pala, eh, anuhin ko na rin po, Tita. Babatiin ko po yung sige pinadalan po, nyo nga po palang videographer, si Sir Jeff Balsa, saka po si Ma'am Sheena Marie Caprano, Ciprano. Ma'am, thank you very much po. Pasensya ka na, hindi kami nakarating ha. Kasi may meeting ako din. Okay. So, pakisabi po, thank you very much sa kanila. Papasok daw siya. Okay. So, ang sinasabi natin ay, ako'y saludo sa iyo dahil sa pagkalinga mo sa iyong anak talaga, di ba? Ano naman masasabi mo sa ugali naman? Dahil siyempre pinalaki mo nang talaga medyo maayos-ayos talaga. Hindi lang medyo, talagang totoong inalagaan mo since doon sa maliit pa siya. Nung pinalaki mo ba, hindi ka ba nagtampo na itong anak ko, bad? Sabi, ano? Hindi po. Okay, kasi sige po, wala po ako makita na parang ikakabad niya. Talaga pong, eka nga eh, sumusunod siya bilang, nakikita niya naman po kasi pag-aasikaso ko sa kanya. Para sa kanya lahat yun. Tsaka inuulit-ulit, lagi ko po sinasabi yun sa kanya na, anak, yung ginagawa ko sa'yo, para sa'yo. Kasi ako matanda na. No? Anak, pag ako nawala, sabi ko, ikaw yung dito ba? Hindi niya na ako kasama. So, para sa kanya yung lahat ng ginagawa ko. Kaya sumusunod naman po siya bilang anak at wala naman po ako nakitang bad na ginawa niya. Sumusunod po siya sa akin. Kung ano po yung, kumbaga magkasundo naman po kami mag-ina sa mga ginagawa po namin. So ngayon nag-aral pa rin naman si ano no, si Bamboo? Opo, pag-graduate na po siya ngayon. Nang? Graduating, opo. Nang ano? Grade 12 po siya. Ah, so college sa susunod? Opo. Yung talaga, o. Maganda ba mga ano niya? Ito, marami nagtatumbs up sa'yo. Maganda ba grades niyan, si Bamboo? Ano lang po. kasi dalawa eh. Dalawa yung pinag-ano eh, di ba? Yan. Yun so, sa high. Sabi mo kay Bamboo, invited namin siya sa ano, ha? Sa gawad parangal natin. Wow, thank you po, ma'am. Okay. Ma'am, ang dami ko talagang dapat ipagpasalamat po sa inyo. Binigyan niyo po kami ng show diyan si Bamboo. Kanya lang po talagang eka nga busy sa pag-aaral. So pag-aaral muna. Siyempre. Ma'am, talagang lahat po. Alam niyo po, ma'am, pwede po ba akong magsalita sa netizen? Opo, sige po, sige po. Opo. Gusto ko lang pong ipaalam kung paano ko po kayong nakilala, ma'am, na talagang ramdam na ramdam ko po, ma'am, yung si Ma'am Pepo Nicodamus. Ramdam ko po yung pagmamahal niya or pagtulong niya sa mga tao. Siya po yung nakilala ko na talagang tumutulong siya sa mga eka nga ano po yung tao, kawang gawa po, no? Kailangan yan lang yun. Thank you very much, ma'am. Okay, yung po sabi yung ni Olivia sa inyo. Okay, sabi ni Olivia, kwentong buhay mo daw dapat yung kwento mo. Kwentong buhay. Pangilan ka magkakapatid? Ano po kami? Walo po kami magkakapatid. Pangilan ka, ma'am? Pang-apat po ako, gitna po ako. Gitna sa panganay at gitna sa bunso. Gitna hello, po. Hello, ma'am. Ma'am Cora. Lang. Opo, Ma'am Cora, may bisita tayo kasi Mother's Day special sa May 10. So, ang ating bisita ay si Miss Josephine Nor na kung saan solo parent siya. At talaga namang napakagaling ng kanyang ginagawa sa kanyang anak. Ma'am, batiin mo muna siya. Sige, Happy Mother's Day
Salamat at nag-guest kayo sa ating programa na Kalinga, ano, mula sa Kakampi, dahil dito ay tumutulong sa mga nahapi. Okay. So, Ma'am Cora, ayan, thank you daw, thank you very much daw. Ma'am Cora, nasaan ka ba? Nandito ako sa EDSA Shangri-La. Nag-meeting kami, may ka-meeting kami kasama ni Lucy Lasso. Pinag-uusapan namin yung potential ng artificial intelligence. Baka mag-guess sa aking radio program pag Sabado, oo. And I think I can also refer to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ipa-ano mo sa akin lahat. Oo, bibigyan natin. Taga-America ito. Taga-ano siya, taga-California tsaka Miami na pwede din i-guess mo. Opo. Tsaka natin, oo. So, hindi muna ako magpapa-interview. Makikinig na lang ako. Okay at, po. At mamaya, mapag-closing, babalik ako. Okay, sige po, Ma'am Cora. Sige, thank you. Okay, thank salamat. You. Ingat po, Ma'am Cora, ha? Sige, and happy okay. Mother's Day sa lahat ng happy mga... Happy Mother's Day, Ma'am po. Activities. Okay, sige, Ma'am Cora, thank you very much. Ingat po kayo dyan. Okay, so may ka-meeting ang ating idol, no? So, balikan tayo, Miss Ma'am Josie. Appeal na feel daw ni Ma'am, ni dati kasing secretary ng DSWD si Ma'am Cora, eh. So, feel na feel niya sa'yo, kaya namin gines, kasi nakita namin talaga yung kahalagahan ng pagiging isang ina sa isang pamilya. Lalo sa inyo, ina ka na at tatay ka pa, di ba, ma'am? So, parang yung mga taga-Qatar, o, di ba, good luck sa paglaki ni Bamboo. Malaki na, mabait thank naman yung bata, ano. Ma'am Josie, tanungin kita, nung maliit ka, maliit si Bamboo, paano mo, di ba, siyempre sinilang mo siyang ganyan, di ba? Ano yung nararamdaman mo kagad? Bilang isang ina ni Bamboo. Basta po masaya po na, wala po eh, parang baliwala, talaga pinapalaki ko siyang mahal na mahal ko lang siya, talagang gagawin ko yung the best sa kanya, ganun po. Hindi ko po alam, basta lumaki na lang, magkasama kaming ito, masaya naman yung buhay na tinatahak, mahiraraos nga po. Ganun po eh. Pero iyakin ang buhay, minsan po ang buhay hindi mo masabi kung paano ano yung mga nangyayari. Bigla na lang dumarating kasi opo, yan eh, di ba? Pero nakita ko rin sa iyo gaano mo kamahal si Bamboo. Parang lahat ata ng buhay mo binigay mo sa kanya. Siya lang po yung kaligayahan ko talaga. Mulat sa pool no pagkabata. Sino ba si Josie Painor? Sino wala po na kayo? Po gustong gawin kundi pagsilbihan siya talagang gawin yung the best para sa kanya po. Pero ibig sabihin ba ay Miss Josie, hindi ka ba marita nung bata ka pa? Yung mga ganon? Tapos nakita mo na lang si, ano, parang tuwan-tuwa ka na. Tuwan-tuwa si Olivia sa'yo. Good boy, Bamboo, sabi ng tita Olivia. Di ba? Ganon din si... Napakabait na tita po niyan. Talaga? Tinutulungan ka niya? Opo. Okay. Miss Josie, sa inyong pamilya, ikaw lang ba ang nag-solo parent doon sa iyong walong magkakapatid? Actually, yan po yan. Si Olivia Painor, solo parents din po yan. Solo parents dalawa po anak siya. Niya, solo parents din. Okay. Di, naku, napakagaling yung dalawa, no? Baka lahi talaga niya ang Painor yan, ha? Pero, tapos yung isa ko, apat po kami sis, magkakapatid na ano, yung pong isa dalaga, eh, matanda na rin ngayon dalaga. Tapos dalawa po kami ni Sister Olive, solo parents. Sabi ni Helen. Yung isa lang po yung kasama niya, yung husband niya. Si Helen Painor. Anak niya po, sabi ni Helen Painor, good luck, Bamboo! Yan po si Sister Helen, tatlo anak niya. Si Helen. Sila po yung may asawa sa amin. Yun, oo. Ay, maganda nga yung pagkakatulungan ninyo, di ba? Good luck, Mami Josie, sabi ni Helen. Okay, pakinggan muna natin ang music na ginawa ni Bamboo. Kumanta si Bamboo sa birthday niya, di ba? Pero bago yan, batiin muna natin si Bamboo ng happy, happy birthday. Be? Sige, happy birthday, Bamboo, ha? Happy birthday. Happy birthday. Sigot, tuwan-tuwa ka. Anong birthday? 18 na. Hindi ka pa na. 18 na po. Oo. Ma'am, patingin ko lang si Helen Painor, ha? Kasi laki din ang tinulong sa akin yan. Shout out, sister. Okay. Sino ba hindi magtutulungan, di ba? Okay. Ayan. At sabi ni Kahulugan,
Friday po. Happy birthday din kay Bamboo. Nagpunta sila, di ba? Yung nga po pala, opo. Gusto ko po silang pasalamatan lahat. Pwede ko, ano po ba, pwede pa akong humabol pa. Sige ma'am, sa'yo pagkakataon. Kay Sir Cooper, kay Ma'am Nova, kay Ma'am Boots. Naku, maraming salamat po sa inyo sa pagdalo nyo sa birthday concert ni Bamboo. Oo. Pwede ba makuha natin kabuuan yan para gamitin natin dito? So, happy birthday, Bamboo! Happy birthday, Bamboo! At sabi nga ni Miss Helen, Miss Helen, hello po sa inyo dyan. Alam kong sa darating na panahon, si Bamboo ay lalaking isang magaling na artista. Thank you po. Sana nga po tuloy-tuloy yung karir niya. Tuloy-tuloy yan. Ni-refer ko na rin siya dun sa, ano, dun sa mga kasama dun sa star. Ano yung magic? Ano daw doon? Sparkle. Sparkle. Ay, sparkle po. Uh-oh. Wow, thank diba? You po. At siyempre, dasal-dasal lang muna tayo, di ba? Okay, congratulations, Josie Painor, sabi ni Olivia. Okay, pwede na? Okay, sige, tingnan natin. Na Marie Ciprano. Thank you very much po sa pag-cover nyo sa event, sa concert. Pero Pabu, sabi nila happy-happy naman daw sila sa'yo. Diyan sa party nyo, happy-happy naman daw, masaya. Ako, nahihiya nga po ako, sa totoo lang, hindi ko po ganong na-entertain. Tsaka po nung umalis na po sila, hindi ko na po sila nakita, bigla na lang po umalis. Eh, ganun talaga. Hindi ko na po sila... Hindi na po kami nagano na wala na paghanap ko po doon sa syempre, pwesto na wala busy, na nga po. Busy ka kaya syempre. Talagang gusto kong bumawi po, Ma'am Pe. Hindi ko po alam paano kong babawian. Eto, gusto nakabawi ka na. Bumawi. Nakabawi ka na ngayon. Okay. Ang sabi ni Jaji Abendano, advance happy Mother's Day to everyone. Sabi niya, at sa mga iba pa nating mga nanonood sa atin, sa inyo pong lahat, happy Mother's Day doon sa mga nanonood sa atin. At syempre, sa mga kapatid ni Miss Josie Painor. Alagang-alaga ka nila, love, 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 sabi ni Olivia. Yan. Pero ang tanong natin ngayon, nung sabi nga nung panahon mo na ikaw ay bata pa, hindi mo naranasan katulad ng ginagawa mo ngayon. Kayon lahat, ganon? Hindi po namin naranasan, kaya po gustong-gusto ko ngayon, kung ano yung hindi namin naranasan noon,
ginagawa po namin sa anak namin ngayon. Mm-hmm. Lahat po ng sister ko, ganyan po. Ganyan talaga. Alagang-alaga nila mga mm-hmm. anak nila. Mm-hmm. Tulad ko po na kung yun po yung napansin ninyo na karamihan, eh ganun po yung kahit po mga kapatid ko, ganun. Kasi talaga pong hindi namin naranasan kung ano yung buhay na sa ngayon. Sa katulad yung sarap ng na buhay ngayon oh, na binibigay namin sa mga anak namin. Oh, nga, hindi po kasi namin naranasan, kaya siguro naman talagang gusto namin ibigay namin sa kanila ngayon mm-hmm, paramdam mm-hmm. po. Miss Josie, sa ngayon ay ano bang natapos mong sa school? Naku ma'am, kung tatanungin niyo po 'yan, nakakahiya po. Alam niyo po, talagang mm-hmm. hindi ako nakapag-aral. Mm-hmm. Naka-graduate lang po ako ng grade 6. Talaga? Kaya po, pagdating sa academic, ma'am, talagang patay, baksak po tayo diyan. Mm. Bakit? Opo, totoo po pero yun. Hindi halata sa iyo. Kala ko ka teacher ka. Kala ko ka teacher ka. Hindi na po ako nahihiyang magsabi ng totoo kasi yun po yung talagang nag-try po akong tumungtong ng high school pero dahil po sa kawalan nung araw mm-mm. mga magulang po, sabi ko nga po sa inyo, umaga pa lang po lalabas na ng bahay ang nanay ko mm-mm. para magpunta sa palengke, magtinda mm-mm. ng kung anuman mararakit na paninda doon para lang po kami buhayin. Kasi po, walo po kami magkakapatid. Mm-hmm. Eh ano lang po ba yung kita nung araw, di po ba? Mm-hmm. Siguro kumita ka ng 20, hindi ko nga po alam kung may 50 pesos na kinikita ang magulang para iraos yung walo niyang anak noon, oo. Kami po. Mm-hmm. So, ganun po, kahirap. Kaya, nag-try po akong mag-high school pero hindi na po nakayanan talaga. Mm-hmm. So, talagang nagsumikap na lang. Yung iba kong kapatid po, nakaaral. Pero ako po kasi parang, nung bata pa po kasi ako inisip ko, tumulong sa magulang eh. Ayun. Yung, mm-hmm. Paano po kaming kikita or matutulungan ko yung nanay ko na mm-hmm. naghihirap sa palengke? Yun po yung nasa mind ko noon. Kaya talaga pong, kung pag-aaral din lang, mm-hmm. hindi ko na po inisip na mag-aral, kundi kumita na po ng pera para itulong sa magulang. Yun po kasi yung naging ko noon. Kaya, ang galing. Hindi po ako nahihiya na ika nga, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Mm-hmm. Hindi, naman yun mas wise ka pa nga. Alam nyo, hindi mm-hmm. naman dahil din doon, di ba? Kasi ang iniisip ko, alam mo ba, ikaw ay teacher o guro. Dahil doon sa pag-aasikaso mo talaga, di ba? Pero paano? Ito. Wala po nakakaalam yan. Oo nga. Mampi, sa inyo ko lang po nasabi yan. Tsaka tulad niya, naka-news pa tayo. Hindi oo. Po ako nahihiyang magsabi. Oo. Yung po kasi totoo na nasa puso ko. At siya? Yung marami pong natutuwa bilang naging mother ako oo. Na, po. Pero napakagaling mo magdala, no? Ang galing mo. Kasi minsan sa experience wise, 'di ba? Natututo ka sa lahat, 'di ba? 'Di ba? Kasi alam niyo, pag hindi ka sabihin, hindi ka nakatungtong sa mataas, medyo nung unang panahon mahirap, 'di ba? Paano? Ito, pasensya na sa pagtatanong, at tinatanong din dito. Paano mo na maintain at nabuhay si Bamboo nang ganyang kagwapo, kagaling sa pagkanta? Paano ang ginawa mo? Bilang nanay. Hindi ko nga po ma-explain paano nga po nabuhay o ano. Eka nga po, kami magkakapatid po kasi kung ano problema namin sa isa't isa. Nagtutulungan po kami. Siguro po, ganun, ginag-guide kami talaga ng tayo ng Panginoon na magkatulong-tulungan or talagang malagay sa ayos. Yung ganun po. Mm-hmm. Pero hindi ko talaga, ako kasi ako nga rin po, hindi ko maintindihan. Hindi ko rin po maisip pag talagang iisipin mo, paano rin po namin narating tong buhay na to. Kahit po ako, hindi ko po din maisip bakit nga pa nangyari na ito. Nagagawa po kasi namin yung sarap ng buhay Yun po. Yan. Kahit po ako, hindi ko rin naman ma-explain sa sarili ko paano kung narating tong buhay na to. Na wise. Doon po talaga ang hirap-hirap at sa palengke lang po kami iniraraos ng nanay ko yung paghahanap buhay niya sa palengke. Kayo bang ganun lahat po. Ganyan ang kulay ang balat ganyan maputi? Opo naman. Ah, opo. Diba? Pati po yung mga kapatid ko.
Yun. Lahi okay. po kami magaganda, Ma'am Oo, totoo yan, totoo. Oo, yan ang magaganda. Sabi ni, ano, sabi ni Olivia, binuksan na ba daw ni Bamboo yung gift nila, birthday gift ni Ma'am Olivia? Nabuksan na ba daw? Ha? Nabuksan na po yata. Nabuksan na daw po. Natuwa po. Pero iba mo mga kasama, mga iba mo mga kapatid din, ay magaganda naman yung trabaho. Opo, may kanya-kanya po at ang sasarap din po ng kanilang buhay. Kung paano nyo pong nakikita yung buhay namin, ganun mm-mm. po din sila. Oo, pwede ba ako makialam? Ayan. Pamarades Garcia ng Houston, Texas, sabi niya, paano mo nadala ang iyong pamilya at naging mabuti naman at maginawa? Biro mo, kada may okasyon si, ano, si Bamboo, nandyan po kayo, sabi. So, from Houston, Texas, sabi niya, paano mo dinala ang iyong sarili sa laban na ito? Paano nga po ba i-explain yun? Ang hirap po kasi explain eh. Pag talagang ano. Talagang ika nga pinipilit mo na maging maganda yung buhay ng anak mo. Pero hindi ko po ma-explain paano ko nga po bang nadala yun. Kahit po ako nagtataka, paano ko pong nadala yung buhay na yon hanggang ngayon. Pero ganito, para magaya ka din ng iba. Nung una siyempre, parang ang hirap, di ba? Paano nga ba yun? Eh, hindi ko kaya, hindi ko maisip-isip kung paano dadalhin yung katulad sa'yo. Sige nga, magkwentuhan po tayo dito. Pero bago magkukwentuhan, isipin na muna ni Ma'am Josie at tayo magpapatugtog ulit ng isa pa. Yung naka-white be, sige. Sige. Ma'am Josie, balikan natin kayo. O, paano nga ba? Ano yung huli kong tanong sa'yo? Hindi ko ma-explain, Ma'am Pe. Paano nga ba? Basta alam ko po, talagang, ika nga eh, naitaguyod ko naman siya ng ano, ng talagang maayos po. Proud na proud ka ba sa sarili mo kahit papano, di ba? Yun. Dahil kaisa-isa yan, dapat pala dinagdagan mo pa eh. Sabi ni Olivia, basta si Bamboo, click na click yan, yon. Hindi ka nag-asawa ulit. Hindi po, parang masaya na po ako nang kasama ko yung anak ko na pinapalaki ko siya. Yan, oo yan nga. Pero maligaya sa na po talaga ako doon. So sa tingin mo ba, naibigay mo na bang lahat kay Bamboo, ang iyong sarili at ang lahat-lahat? Kulang pa po, kulang pa. Ibibigay ko pa po. Ito, ibibigay ko pa po. Naka-ready pa po yung aking lakas para sa kanya. Sige. Pero si Bamboo, sinusuklian niya ba ang kagalingan mo, ma'am? Ay, opo. Totoo po yun. Yun nga po yung pag alam niya, parang alam niyang maiinis na ako or parang nagagalit na ako, ramdam niya po. Okay. Babalikan niya naman ako ng ano, ika nga eh, para wag na akong magalit. Susunod lang po siya. Principal ka. Okay, principal ka daw, sabi ni Olivia. Ma'am, ang tanong ko sa iyo ngayon ay, so nakikita mo ng ganyan, ay lumalakas paralo ang katawan mo pag nakita mo nagiging successful si Bamboo? Masayang-masaya po ako. Masayang-masaya po ako. Pag po may mga ginagawa kami na natapos namin,
para po ako nakahinga. Ay, salamat. Ito na, nakatapos na naman kami na isang magandang gawain. Ganun po. No. So, ano ba ang pangarap mo kay Bamboo? Sa akin po, basta yung dream namin parehas, mm-hmm. Makaakyat man lang kami, masaya na po kami doon. Nagpapasalamat mm-hmm. na po kami sa Panginoon noon. Tapos yung mga sumusuporta po sa amin, talagang andyan po sa amin, nakasupport naman talaga. Mm-hmm. Unang-una na po kayo, Mampe, talagang naramdaman ko po yung suporta nyo sa amin. Ramdam na ramdam ko po yun. Kaya thank iyakin you very ka daw, much. Oh, sabi, iyakin ka daw. ano po yun? Pag, naiyak po ako pag talagang ano po ba yun? Yung nangyari, may masaya na ano, doon po, napapaiyak ako. Naiyak ka sa ano, sa tuwa, ano? Mm-mm. Sa tuwa po. Oo. Siguro sa susunod. Hindi naman po, hindi po ako iyakin pag yung parang na depress ka or parang ano, hindi po ako dyan iyakin. Iiyak po ako pag yung love ko nandyan, yung halimbawa, yung kapatid, halimbawa, nagkita kayo, ganyan. Mm-mm-mm. Doon po ako iyakin dahil masaya ka eh, masaya. Mm-mm. Doon po ako napapaiyak. Okay. Yung mga memory na masasaya po. Kompleto hindi po ako iyakin ng may naging nangyari, may bad, iiyakan ko po. Hindi po okay. Yung ganong bagay. Mm-hmm. Pero ang tanong sa'yo, bilang mother, kayo bang walong magkakapatid ay nandiyan pa sama-sama pa rin? Ibig sabihin, hindi kayo nagkakaupang? Magkakalayo man po, kasi po, tulad po ni Helen Finor, yung kanina na watching po ba ngayon? Opo, opo. Taga Olongga po siya. Mm-hmm. So, dumating lang po sila, pumunta lang po dito nung birthday nga ni Bamboo. Nandun po siya sa event natin. Mm-hmm. Tapos si Sister Olive nga din po, kabilang building lang din po namin. Na yun na nga po, nakukwento ko, kahit anong bagay ang buhatin ko na mabigat, kukunin, aagawin at aagawin po niya yan sa akin para siya ang mag-ano. Yung gano'n po, magkakatulong po kami magkakapatid. Yun, tapos yung ganda. Sister ko po, nasa Dubai, UAE po ngayon. Mm-hmm. Nako, yun po, very supportive sister din po yun. Wala mm-hmm. po akong masabi sa kabaitan. Mm-hmm. Ang babait po, mapalad po ako, Tita Pe. Kasi binigyan niya ako ng mga kapatid na mababait, matulungin. Very supportive po sila sa akin. Lahi daw ninyo mababait eh. Sabi ni Olivia eh. So, with that, ako na kung yung natutuwa rin po, siguro maraming gagaya sa inyo sa mga nangyari ngayon, no? Pero ano bang gusto mo talagang mangyari kay Bamboo? Sa akin po talaga, kung talagang aanuhin po yung feeling ko na kung ano gustong mangyari, gusto ko po siyang makilala bilang isang sikat star artist na sinasabi na po. Gusto ko po siyang makilala bilang isang artista talaga. Magkaroon po ng pangalan sa entertainment industry. Yan po talaga yung talagang gusto kong mangyari sa kanya. Magkaroon ng pangalan. Yan po yung talagang pinupus ko siya na mag-workshop tayo sa ganito, sa acting workshop. O eto, mag-voice lesson ka, ganyan po. Talaga pong pag may time din lang na sa school, okay siya, wala siyang ganong gawain or holiday po, talaga pong sa workshop kami nagpupunta para po talagang matuto, ma-rehearsal sa ng todo, ma-practice. Yan po. Yun po yung pinagkakaabalahan namin. Mm-hmm. Nanonood sa atin si Milagros Manukdok. Yan. Mm-hmm. Si Janji, si Marites Garcia from Houston, Texas. At sabi ni Olivia, gusto kong sumali ah. Gusto niya sumali sa atin. gusto ko sa susunod lahat kayo nandito ha, yung mga kompleto ha. Gusto ko 'yan. Pero Sister Olive, shout out. Inamalat ko si sister mo. Oo nga. Sige, invite namin kayo sa Gawad Parangal ha sa itong sa bagay December pa, pero malapit lang no, sandali na lang ayan na eh no. Ayan. Wow, at pasasayahin tayo, ha? Pasasayahin tayo. Di ba, ang budyan? Di ba? Mm-hmm. Thank you po, Ma'am Pe. Opo, opo. Okay, sige. Sa ngayon po ay gusto talaga maging artista. Bakit? Kung bakit, tatanungin niyo po ako kung bakit. Siguro, nung po kasing bata ako, ganun po yata eh. Pag kung ano yung naging parang hilig mo nung ano ka, kung kaya rin lang nung tulad po ni Bamboo, kung kaya rin lang at gusto rin po niya, parang doon na po talagang pinupos ko po siya na ganon. Mm-hmm. Siguro po dahil
parang naging pangarap ko siya nung maliit ako. Kaya nangyari po na ganito ngayon. Pero gusto naman po ni Bamboo. Kasi po, nung mga nagdadaan taon po na tinatanong ko siya, anak, pag po nasa workshop kami, anak, sabi ko, gusto mo ba yung ginagawa mo? Opo naman, sabi naman po niya. Kasi po, kung hindi naman po niya gusto, siguro, i-stop na rin kami. Oh, pero tsaka, pag hindi, tinatanong ko po siya na masaya ba siya, gusto niya ba, yun po. Oo naman gusto po daw siya, niya talaga. Okay. Mm-hmm. Kasi pag hindi gusto, hindi yan tatagal dyan, di ba? Yung mga ganong klase. At sana nga ay hayaan po ninyo, gawa tayo ng ibang mga paraan. Ang anak ko kasi ay nagde-direct-direct na, no? Director na po siya. Po. Mapapanood niyo yung mga ginagawa niya sa Channel 7. Yan. 7 po ba? Kala po no, Channel 5? Eh, alam mo naman yung pag-ganong-ganong. Pag-ganong-ganong director po, naman. Po, writer and director po kasi. Opo. Yan. Yan. Panoorin niyo daw yung 7-11 ba yun? Tsaka yung palabas sa Channel 7, yung Rider. Ano ba yun? Nanonood po siya ngayon. Opo. Ano yun, Ben? Ay, hello po. Ayun, Black Rider. Black Rider. Share writer doon sa Black Rider. Ayan. So marami sulat pa iba mo. Sulat niya po yan. Siya po nag-direct. Sulat niya po. Kasama mo, dalawa sila ata doon. At saka syempre, iba pa nung mga nakaraan ng mga palabas. Wow. Ni Chris Aquino. Yan, mga ganyan. Mabalikan nga po kung mapanood ulit. Oo. At syempre, ma'am, mapakilala kita sa susunod. Kasi nung nakaraan, di ba siya yung ano natin, parang nandun sa stage. Busy kita po siya, nahiya po ako eh. Busy po, sabi niyo po, mag-usap kami, ganyan. Oo nga. Nahiya po ako eh, medyo busy po siya noon. Yan, lagi po ako natutuwa, sabi ni Olivia. Pag nanonood ng kakampiyon na yun po, i-follow nyo kami ha sa aming programa para naman sa susunod ay meron na tayo kasing 8,360 na followers, no? 80,000. So, dagdagan pa po natin, di ba? Sige, sali si Ma'am Olivia. Ma'am Olivia, sali ka sa susunod ha. Ha? Okay, Ma'am, batiin mo na yung mga gusto mong batiin. At, dahil matatapos na naman tayo sa ating programa, Ma'am Josie, nasa iyo yung pagkakataon. Lahat ng pasasalamatan mo, lahat ng babatiin mo, nasa iyo po ang pagkakataon. Ma'am. Sige po. Ma'am, sa inyo, thank you very much po talaga. Mm-hmm. At yung pong ginawa nyo na pagpapadala ng videographer dun sa event ni Bamboo, napaka talaga pong ano, matatawag po kayong kayo yung mga tumutulong sa mga tao na talagang mga kawanggawa po na talagang hindi nang naghihingi ng kapalit. Talaga pong kawanggawa. Sa Tagalog po yun, no? Opo, yung tama, ganun, no? Tama, Mampi, no? Kawanggawa. Si Mampi po talaga yung kawanggawa na nakilala ko sa dito sa entertainment industry natin. Si Mampi po nakilala ko. Isa siya sa napakabait pong tao. Tapos yun nga po, uulitin ko lang, yung pinadala niya pong tao na videographer, si Sir Jeff, tapos si Sheena po, Sheena. No? Yan. Thank you very much po sa inyo. Kay Ma'am Nova, kay Sir Cooper, kay Ma'am Boots, thank you. Nagsi-attend po kayo. Sa mga sister ko po dyan, lahat po yan sila, tatlo po yan sila. Ma'am, banggitin mo lahat yung mga pangalan ng kapatid mo. Oo po. Tapos po, sa lahat po ng umaten ng concert po ni Bamboo, nung birthday concert po, maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako. Dito na lang po natin dadaanin sa kakampi online ni Mampe, ni Kudamus. Marami pong salamat sa pag-attend ninyo sa birthday concert ni Bamboo. Thank you very much po sa lahat. Mm-hmm. Sa lahat po ng mga sumuporta, thank you very much po. Ma'am, meron pong mga may nagbigay kasi ng bumili ng ticket ng 5 ticket, 10 tickets, tapos support lang daw po kay Bamboo, yung diba, mga galing po kasi. Opo, meron po. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta po. Maraming salamat. At syempre yan po si Miss Josie Painor na kung saan siya po'y sinasaluduhan natin bilang isang ina
ng anak niya nag-iisa, si Bamboo. Marami pong salamat! And happy birthday to Bamboo! Happy Mother's Day po sa lahat! Happy Bye-bye Mother's po. Day po! Salamat po! Happy Mother's Day po! Salamat! Oy, last message daw! Okay, sige, binabati na natin lahat ang mga mother. Kayo po ang nagtataguyod sa kagalingan ng inyong mga anak. Muli po, ako inyong lingkod, Fenny Codemus. Tatandaan po natin sa ating mga magulang, magtira din po kayo ng para sa inyo. Lalo sa ating mga ina. No, Happy Mother's Day po. Tandaan po natin, magtira kayo ng kaunti para sa sarili nyo. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus. Sumasaludo tayo sa lahat ng mga ina sa araw na ito at itong buwan na ito. Hindi lang naman po isang araw ang pagse-celebrate ng pagiging isang ina, kundi habang buhay na mayroon tayong ina sa bahay na yan, atin po silang bibigyan ng respeto. Marami pong salamat! More power! Iba-iba ang ating pinagmulahan sa isang